Sabi kasi ng mga matatanda, bawal daw yan. Bawal nga ba? Teka, dapat pa talagang sundin ang ilan sa mga ipinagbabawal na ito? So guys, ano-ano nga ba ang pinakakaraniwan na pamahiin sa isang buntis? Halika, tingnan natin isa-isa. Guys, maraming iba't ibang paniniwala at pamahiin sa buntis sa Pilipinas. Simulat sa poll kasi guys, marami tayong naririnig na sabi-sabi tungkol sa mga dapat iwasan o ipinagbabawal sa mga buntis at panganganak. Kayo na guys ang humusga kung may connection nga ba sa pagbubuntis o bagong panganak na baby. However guys, wala naman talagang nagtatanong or nagsisikap na alamin kung ano nga ba ang mga basihan ng mga pamahiin sa buntis na ito. Minsan guys ay natatawa na lang tayo pero alam kong madalas ay napapaisip ka rin at natatakot kasi baka nga magkatotoo. Karamihan kasi guys sa ating mga Pilipino ay sumusunod o umiiwas sa mga pamahiin na bawal sa buntis dahil wala naman daw mawawala kung susundin ang mga ito. Tama nga naman guys. So guys, ito ang mga sumusunod na mga pamahiin na bawal daw sa mga buntis. Number 1, bawal kunan ng litrato kapag buntis, mahihirapan ka daw sa panganganak. Ikaw, naniniwala ka ba dito? In my opinion guys, walang kinalaman ang litrato sa magiging kalusugan ng mag-ina. Maraming ibang dahilan na naka-aapekto sa sitwasyon ng mag-ina at sa panganganak. Tandaan guys, na tanging ang doktor lamang at espesyalista ang makapagpaliwanag ng mga ito. Yung masasabi ko lang guys, ang sigurado ako ay walang kinalaman ang kamera sa mga ito. 2. Bawal daw paglihian ang mga pangit na tao, kakaibang bagay, pagkain o hayop. Ang magiging resulta doon nito ay pagkakatulad ng inyong anak sa mga ito. At magkakaroon daw ito ng depekto. And guys, usong-uso lalo na sa probinsya, ay yung mga pinaglihi sa palaka, sa isda, sa manok, sa pansabong, at sa kung ano-ano pa. Pati yung mga pinaglihi sa champurado ay maitim. What? Sa singkamas daw kaya maputi. Huh? Sa rambutan daw kaya kulot. And marami pang iba. So, hindi na siguro guys kailangan na ipaliwanag na walang kinalaman ang nakikita, kinain, ina-idolize na tao, bagay o hayop noong tayo'y nagbubuntis sa magiging itsura o may kapansanan man ang magiging anak. Nagustuhan lang kasi guys nating mga Pilipino ang mga pamahiin sa buntis na ito. Pero guys, walang kahit sino man ang nakapagbigay ng siyentipikong dahilan o patunay para rito. Tandaan guys na ang physical na anyo, katangian o kalagayan ng isang sanggol o tao ay dahil sa genetics o nasa genes o dugo ng mga magulang at ng lahi nito. Marahil guys ay kakulangan sa sustansyang noong nagbubuntis ang isang ina. Kaya nga sisi, palaging pinapayuhan na kumain ng pagkaing mayaman sa nutrisyon at bitamina at huwag pabayaan ang sarili. Next guys, ay huwag hahakbangan ang asawa kapag naglilihi dahil lilipat daw sa kanila yung paglilihi. So guys, sa ibang version, kung gusto mo daw umano maranasan ng inyong asawa ang hirap sa paglilihi, ay hakbangan mo daw siya lang 3 beses habang siya'y natutulog. Ingatan lang daw na hindi siya makakahalata para daw gumana ang bisa nito. Balik tayo sa tinatawag na cravings. Guys, ang paghahanap ng isang uri ng pagkain na hindi karaniwan o hindi napapanahon, isang ordinaryong pagkain guys pero kakaiba ang luto o hugis ay karaniwan guys sa isang buntis o naglilihi kahit minsan, ito ay imposible na. Pero guys, ayon sa mga eksperto, na ang mga cravings guys o paglilihi na ito ay hormone based o gawa ng mga pagbabago sa ating katawan kapag tayo'y nagbubuntis. Mayroong iba't ibang hormone kasi guys ang ating katawan na iba-iba rin ang mga ginagawa.
Number 4, guys. Huwag kakainin ang tirang pagkain ng buntis dahil daw aantokin ka. Bakit nga ba? Patawa-tawa, guys, dahil hindi naman siguro isubo na nagbubuntis ang pagkain na natira. So, ano maipapasa sa kakain ng tira ang anumang nakakaantok? Diba? Muli, guys, ay walang basihan at walang logic na paliwanag ang mga ito. Hindi dapat kumain ng tira dahil baka may nakahawang sakit. Yun sasabi pa natin. Pero hindi ito dahilan ng isang antok. Sa atin, guys, ay yung kung ang babaeng nagbubuntis daw ay kumakain ng nakadikit na saging, siya ay umano'y mga nganak ng kambal. Dapat umano niyang paghiwalayin muna ang nakadikit na saging sa kanyang likuran bago daw ito kainin. So guys, ang kambal o magkadikit na buwang saging ay nangyayari ng natural. But guys, hindi ito na ipapasa sa taong kumain ito. Guys, ang pagkakaroon ng kambal ay nasa genes din ng pamilya. Pero hindi kailanman dahil sa pagkain ng kambal na saging. Next guys, bawal kumain ng talong dahil paglabas o manu ng bata, sa tuwing ito'y umiiyak ay nahihirapan daw siyang huminga at magkukulay talong. Isa pang pamahiin guys sa buntis ang pagkain ng talong. So dahil kung kakain daw ng talong ang isang buntis ay maaaring magkaroon ng mga bilog na patsi-patsi sa kulay itim sa balat ni Babe. Pinaniniwalaan din guys na kung kakain ng talong ang buntis ay mahihirapang huminga ang kanyang sanggol sa tuwing ito'y umiiyak. So, iniisip din na maaaring mangitim or magkukulay talong sa tuwing iiyak si baby kung ito ay gagawin. But guys, according sa ating source, hindi naman masamang kumain ng talong ang isang buntis. Sapagkat ito guys ay gulay at nagtataglay ng nutrients. And actually guys, ito ay nagtataglay ng folic acid na mahalaga sa pagbubuntis. So, nakapagpalakas din ito ng immune system sa isang buntis at nakakatulong na makaiwas siya sa hypertension. Bawal pa daw sa buntis ang pumunta sa patay? Bakit bawal sumilip ang buntis sa patay? Ilan ito sa mga katanungang kaugnay sa pagpunta ng buntis sa lamay o libing ng patay. Pero, bawal nga ba talagang sumilip ang buntis sa patay? Isa rin guys sa pamahiin sa buntis ng matatanda na hindi dapat nagpupunta sa lamay o libing ang buntis dahil sila daw ay maaaring mapunan. Pinaniwalaan kasing maisasama ng kaluluwa ng patay ang kaluluwa ng hindi pa daw isinisilang na sanggol sa kabilang buhay. What? So again guys, walang siyentipikong paliwanag o basihan ang mga pamahiin na ito. Next guys, bawal magsuot ng kwintas o magpulupot ng tuwalya sa leeg ang isang buntis. Baka daw yung pusod o umbilical cord ng bata ay pumulupot sa leeg niya habang nasa tiyan. Bawal nga ba guys magsuot ng kwintas ang buntis? Isa rin ito sa mga pinakakaraniwang pamahiin tungkol sa pagbubuntis na madalas nating marinig. May mga kagunayan daw kasi ang pagsusuot ng kwenta sa pusod or umbilical cord ng sanggol sa sinapupunan. Ang pamahiin sa buntis na ito ay iba-iba. Base sa mga matatanda, guys, ang pagpulupot ng tuwalya at kwenta sa liig ay maaaring umanong mangyari rin sa pusod daw ng baby. However, guys, wala namang paliwanag ang mga matatanda kung paano ito nangyayari. Maraming buntis guys ang mga sumusunod dito. Lalo pat sa paniniwalang ito ay nakasalalay ang kaligtasan ng kanilang sanggol. Guys, ayon sa ating source, ang pagkakapulupot ng umbilical cord ng sanggol sa kanyang leeg ay dulot guys ng kanyang paggalaw sa loob ng tiyan. Bihira umanong magbigay ito ng kapahamakan sa buhay ng ipinagbubuntis na sanggol. Pamahiin sa buntis pag lumindol. Bakit daw kailangan maligo ang buntis pagkatapos ng lindol? Bakit masama ang lindol sa isang buntis? Ayon guys sa isang pag-aaral, ito nga ay sumusuporta sa hypothesis na ang mga buntis na nakararanas ng lindol sa first trimester ng kanilang pagbubuntis ay nagkakaroon ng risk
na napaaga ang panganganak at medyo maliit na ang sanggol. Ngunit guys, walang patunay sa sinasabi sa pamahiin na ang pagligo matapos ang lindol ay makabubuti sa isang buntis. Pamahiin sa buntis pag may eclipse. However guys, walang siyentipikong patunay na nag-uugnay sa pamahiin sa buntis at ng eclipse. Ang hindi pa isinisilang na bata ay maaaring magkaroon ng deformity kung ang ina ay lumabas habang eclipse. Maaaring makasira ito sa inyong paningin sa pagtitig sa eclipse, pero guys, wala itong siyentipikong patunay na may kaugnayan ito sa birth defects ng isang sanggol. Pamahiin sa buntis aswang. Ang mga Pilipino guys ay mayaman sa mga katutubong nilalang. Isa sa mga sikat na folkloric na nilalang sa Pilipinas ay ang aswang. Ang aswang guys ay pinaniniwalaang umaatake sa gabi at gusto ang hindi pa isinisilang na bata para sa kanyang pagkain. Bawal mahamugan ang isang buntis. Pinagbabawalan ka rin bang lumabas tuwing gabi dahil baka daw mahamugan? Bakit bawal mahamugan ang isang buntis? Pinaniniwalaang magkakasakit daw ang baby sa sinapupunan kung lalabas ang buntis ng gabi at ito ay mahamugan. Hanggang madaling araw. Hindi naman guys bawal ang lumabas ang buntis paggabi. Sadyang mahalumigmig lang ang hangin sa gabi, may dalang particle o allergen na maaaring magdulot ng allergy o rhinitis. Kapag na-expose ang buntis sa allergens na ito, ay posible siyang makaranas ng allergic reaction tulad ng ubo at sipon. Hindi lang naman sa buntis guys na nangyayari ang mga ito. Kahit sino na natural lang may allergy sa particles na hamog o sino mang mahina ang resistensya ay posibleng maapektuhan ng hamog sa gabi. Ito pa guys ang ibang mga popular na pamahiin sa buntis. Una, huwag umano paliliguan ang baby tuwing Martes at Piyernes kasi baka raw magkasakit. Number 2, bawal daw pumunta ang buntis sa sementeryo. Maninigas umano ang tiyan at pwedeng mahirapan sa panganganak. Number 3, huwag daw ilibing ang mga patay, dapat daw nauna ang buntis papunta sa sementeryo. Number 4, magkwentas palagi ng bawang kapag matutulog sa gabi. Mainam daw na pangontraro ito sa mga aswang. Napakarami pang mga ganitong pamahiin guys sa buntis na galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ngunit guys, ang iba ay napipilitan na lang, lalat sinasabi ng kanilang mga biyanan na wala namang mawawala sa'yo kung susundin mo. Ano man guys ang paniniwala natin, mahalaga ang prenatal care at regular na pagpapatingin sa doktor habang ikaw ay nagbubuntis para mapanatili ang kaligtasan at maayos na kalusugan ninyo ni baby. Para sa iba pang mga informative videos like this, panatilihin lamang po mag-subscribe sa ating channel. If kung nagustuhan niyo po yung topic natin ngayon, paki-like na rin po at mag-comment. Hope to see you on our next video. Bye-bye! Night and day, it rained the whole day till on sun.